Tinatamad ka na ba mag-gitara? Taranasan ko rin yan dati. Kaya ngayon, bibigyan ko kayo ng useful tips kung paano manunumbalik ang apoy, drive, at willingness natin tumugtog ulit ng gitara. Pero bago tayo magsimula, please like this video and subscribe sa aking channel. And pwede rin kayo mag-comment para magkaroon kayo ng or magkaroon ako ng idea sa mga susunod na gagawin kong tutorial. Pwedeng OPM songs, pwedeng foreign songs, or pwedeng tips sa pag-gitara gaya ng gagawin ko na ganito. Okay, simula na gata. Number 1, kailangan mo ng maayos na gitara. Does it really need to be expensive? No. Pero may mga kailangan tayong i-consider na bagay para ma-maintain ang playability ng gitara natin. Mas maganda, as much as possible, maging maselan tayo para mapangalagaan natin yung buhay kasi sayang ang budget, sayang. Tsaka ituring nyo tong girlfriend nyo, kakaroon siya ng magandang return for you. Unang-una, kailangan natin consider ang magandang health ng guitar strings. Sa akin ngayon, titignan nyo, hindi nga ako magandang halimbawa eh. Tignan nyo. Medyo luma na. Kasi itong strings na to ay last year pa to. Date ngayon is September na. Kinabit ko to last year, November 2018. Naalala ba yung video ko na kundi rin lang ikaw? Bagong bago yung strings ko noon. Ngayon, ito pa rin yun. Itong ani na to. Kasi naalagaan ko ng maayos yung strings. Katapos ko siyang ginagamit, pinupunasan ko yan ng cloth. Kahit anong klase ng cloth, basta hindi nakaka-stain siya sa strings. Bumibili din ako ng magandang klase ng strings. Para sa akin guys, ngayon, medyo subjective na sa part na to. Kung medyo kapos kayo sa budget, siguro pwede kayong mag-ano sa cheaper price. Pero for me, ipon kayo guys. May nabibili namang Elixir na tig sa 700 eh. Gagawa ko ng video tungkol sa review ko ng Elixir strings at saka kung saan ko siya binibili. Tuturuan ko rin kayo na mag-restring ng mga gitara. Ngayon, marami namang magagandang brands dyan na medyo mura. Diadario. Alright? Kasi ako personally, Elixir ang ginagamit ko. Kasi may coating siya eh. Ibig sabihin, mas may protection siya mula sa rust, mula sa corrosion. So, mas matagal siya. Pangalawang kailangan natin i-consider dito, yung string action o yung height ng string. Ngayon, gagawa rin ako ng separate video nito kasi gusto ko siyang i-expand. Yung kapag imagine niyo nakaranas na ba kayo ng ano na yung gitara nyo ang taas pag nagtumutugtukoy ang sakit sa kamay pag matagal na. Hindi yun dahil beginner pa kayo or ano. Malaking factor din doon yun dahil yung string ng action nyo mataas. Okay? Palalawakin ko tong topic na to sa another na video gagawa ko nun. Pero kailangan maayos yung action niya. Hindi siya masyadong mababa. Hindi rin siya masyadong mataas. Sakto lang. Para pag nagbabar curves kayo, hindi siya masakit. Tsaka mas may engganyo kasi hindi kayo masasaktan. Alright? Next one is yung proper storage ng gitara nyo. Alright? For me, sobrang ideal, especially kapag pabago-bago yung panahon, maglagay kayo ng silica gel. Marami naman kayo makukuha sa mga box ng sapatos na eh. Yung silica gel na yun, ilagay nyo siya sa loob. Maglagay kayo ng mga isa o dalawa. Tapos, maglagay din kayo ng isa sa labas ng bag. Kasi mas mapapangalagaan yung life ng gitara. Ngayon, kailangan nyo ba ng mamahaling gitara? Kung wala kayong masyadong budget, marami namang mga alternative na brands na pwede nating piliin dyan. Nandiyan ang Fernando. For me, decent ang Fernando. Lumanog. Though, medyo ano na yung Lumanog ngayon eh. Iilan na lang talaga yung genuine na Lumanog ngayon. Ano pa ba? Phoebus. D&D. SCO. Tsaka marami pang iba. Ang isasuggest ko, as much as possible, kapag bibili kayo ng gitara, huwag kayong bumili online. Kasi kapag bumili kayo online, i-deliver yan sa inyo, may chance na may sira na siya. At saka hindi niyo makikita yung physical namin niya. Hindi niyo siya may inspect. Malay niyo kung yung mapunta sa inyo, eh, may defects. Alright. Next one. Importante to. Consistency. You have to keep on moving forward. Kailangan lagi kang merong something to improve. Kailangan lagi kang merong something to work with kasi yun yung magtutulak sa'yo na mag-grow. Yun yung tutulak sa'yo na sumubok pa at makiruro sa mga bagay-bagay. Okay? Diba? In case, may mga times naman na mahirap gawin tong consistency na to kapag may trabaho, may school, may mga iba't ibang responsibilities na wawala na yung time natin sa gitara. So, paano natin siya mahahanapan? For me, kung decided ka talaga na mag-improve sa pag-gitara,
Ang gawin nyo, hindi naman kailangan araw-araw. Kung kailan kayo may free time, kung kailan kayo pwede, doon nyo siya gawin. Okay? Hindi nyo naman kailangan talaga maging sobrang-sobrang talagang mahabang oras eh. As long as nag-e-enjoy kayo, as long as okay yung as long as nakapag-tugtog kayo ng gusto nyong music, okay na yun. Okay na yun. Basta ma-maintain yung willingness nyo sa pag-gitara, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-learn ng mga bagay-bagay. Alright? So, next one is watch guitar videos. Sobrang helpful nito sa akin. Personally, nung nag-i-start pa lang ako, ang source talaga ng inspiration ko, YouTube talaga. As in. Kasi, nung 13 years old ako, nung una akong humawak ng gitara, siyempre nag-search ako sa YouTube yan. Wala pang masyadong gitarista na nasa YouTube nun eh. Pero, ang madalas na nandun, Sung Ha-jung. Sung Ha-jung talaga yung dahilan kung bakit ako na-motivate ng na-motivate. Kasi, at that age, nung time niya, sobrang bata niya rin. Sobrang galing niya na. Ibig sabihin, posible rin yun sa akin. Alright? Posible rin yun sa inyo. Okay? Hindi nyo kailangan maging ganun kabata or maging sobrang matanda na. For me, ang skill sa music ay walang age requirement. Alright? Kahit gano'ng kabata, kahit gano'ng katatanda, laging merong room for learning yan. Huwag nyong paniwalaan na porket matanda na kayo, wala nang chance na matuto. As long as willing ka, as long as dedicated ka, pwede ka pa rin matuto. Alright. Marami namang, ngayon, lalo na ngayon, maraming magagaling ng fingerstyle players na pwede nating kuhanan ng inspiration sa pag-gitara. Andiyan si Lodi na Lodi ko, Tommy Emmanuel, Kelly Valu, John Mayer, Eric Clapton, Jimi Hendrix, dami. Kung gusto niyo naman ng inspiration ng fingerstylist ng OPM, marami rin tayo niyan. Ralph J, Jorel Prospero, MJ Casiano, Mark Sagum, ako. marami pa. Sorry sa mga hindi ko na medyo makatol eh. Pero pwede nyo silang kunan ng inspirasyon. Marami rin ang gagawa ng tutorial dyan to keep you going. Nag-share din sila ng mga tabs. Libre rin yung mga tabs nila. Sobrang astig, di ba? Kaya visit nyo rin yung mga channel nila para pwede nyo maging source of inspiration yun. Halimbawa, pwede nyo rin gayahin. Kahit ano. Speaking of tabs, which brings us to the next point, okay lang bumase sa tabs. Yes. Tama ang narinig mo. Okay lang yun. Kasi, ayun yung primary tool nyo sa learning eh. Maraming nagsasabi dyan na huwag daw bumase sa tabs kasi may stunt ang learning na baka mabobo daw kayo para mas madali daw kayo matag. Well, in a way, tama naman sila. Mas maganda kasi talaga yung nag-i-start na kayong maging independent sa pag-arrange nyo ng mga songs. By the way, gagawa ko ng another na video para kung paano mag-arrange ng fingerstyle song. Alright? So, going back, maganda gamitin ang tabs as a starting point. Okay? In the long run, for me, hindi rin talaga siya magandang maging dependent ka sa tabs. Kapag sa start, nabase kayo sa tabs, don't feel bad. Okay lang yan. Kasi, yun yung ano, dun kayo mapupunta sa mundo ng pag-fingerstyle. Or kahit hindi man fingerstyle, kahit ng normal na mga lead lang. Okay lang yun. Or halimbawa, medyo magaling na kayo, ganyan. Pero hirap na hirap kayong pag-aralan yung isang song, hirap na hirap yung kapain siya. Okay lang yun. Tingin kayo ng chords. Tingin kayo ng tabs. Diba? At least, tunan nyo siya. Diba? And for the most important, do it for the right purpose. Ito talaga para sa akin yung pinaka-importante above all. Pwede kang magkaroon ng napakaganda at mamahaling gitara. Pero if you're not doing it for the right purpose, talagang tatama rin ka. Paano mo malalaman kung ginagawa mo siya for the right thing, for the right purpose? Ang makakapagsabi lang nun, ikaw. Unang-una, para sa akin kasi sobrang subjective na ng part na to eh. Yung bakit ba tayo tumutugtog ng gitara? May kanya-kanya tayong approach. May kanya-kanya tayong source of inspiration. Kaya for me, this is very subjective. Ginagawa mo ba siya dahil natugtog ka sa banda? Ginagawa mo ba siya dahil for you, music is fun? Playing guitar is fun. And okay siya, palipas ng oras, okay siya as a hobby. Nice! Ngayon, kailan siya nagiging mali?
For me, kapag ginagawa mo lang siya, only to show off, and to impress other people. Music requires a lot of emotion and sincerity. Pero at the same time, kailangan maging very technical tayo kasi music yun eh. So kailangan talaga niya ng time, patience, and dedication. Ngayon, kung ginagawa mo siya dahil mababaw o mali yung source of inspiration mo or yung dahilan mo kung bakit ka tumutugtog, over time, kapag dumating na yung mga pagsubok, kapag naging busy ka na, talagang tatama rin ka. Kasi mababaw yung nandito eh. For me, kailangan mo para mas mag-enjoy ka sa music, especially sa pag-play ng guitar, you have to connect it to your heart. Drama, di ba? Kapag may ginagawa ka kasi na hindi inline sa principles and values mo, pagdating ng panahon, magsasawa ka na at hindi ka na mag-enjoy. Kasi lagi yung may rough road. Kaya kapag hindi mo siya talaga ginagawa para sa tamang purpose, hindi ka talaga magtatagal. Kahit sa anong bagay, hindi lang sa pag-gitara. Alright? So you have to ask yourself, bakit pa ako natutugtog? Sa lahat na may mga gustong idagdag, sa lahat na may mga gustong i-request, sa lahat na mga magpapa-shoutout dyan, comment lang kayo. Thank you ulit. Please, sa lahat na hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, subscribe na kayo, hit the bell button na rin, and like this video. Ilang mga tol, hanggang sa muli!